The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. How's your weekend? Mabuti, Brad Ted. Si Chuck, Makati, Tito Peps. Oh, eh, alam mo naman, eh, nahahappy tayo pag naririnig natin ang salitang Tito Peps. Yeah. Good morning. Yan ba likuran mo ay virtual o totoong buhay? Totoo yan, Brad Ted. Totoo. Ano lang to, nasa tabi-tabi lang tayo. Grace, nakapaglinis ngayon eh. Okay, sige. Alright, so marami nag-aabang sa atin, Brad Jeff, lalo ng ating mga suki, ginigilo ng mga seniors, si Ate Ocampo Versosa, inaabangan din to lagi, at si Mami Luzbiminda Galang, yung mother dear ni Boss Robert. Yan. Uy, Sir Robert! Good morning po, and thank you. Ito na po ang ating magandang balita ni Brad Jeff. Go ahead, Brad. Talking about seniors, Ninang Cory at Ninong Albert Nepomuceno, thank you for tuning in. Ayan, pag-aaralan po natin ngayon, Brad Ted at Cha at sa ating mga taga-subaybay. Maganda to. This comes from the Book of Wisdom. Lagi ito na may mention ni Brad Ted, yung Ecclesiastes. Ang author po na to, si King Solomon. Considered one of the wisest man na nabuhay po. Ano? Naghari siya, medyo matagal na, 970 BC hanggang 930 BC, before Christ po, sa mga 1,000 taon bago dumating si Jesus, more or less. So pinag-uusapan po natin yung author who had everything. Ika nga, power, prominence, possession, royal blood, lahat ng gugustuhin mong makuha, meron siya. Yung mga Ferrari niya noon, Brad Ted, totoong kabayo, Arabian horses. So, hindi lang basta Ferrari na horsepower, literal na horsepower. And yet, ang bungad po niya sa unang talata, yung conclusion niya, siya po yung may edad na during this time sinulat niya, after niya ma-experience lahat, ang sabi niya, mangangaral 1, 2 hanggang 3, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa buong mundo? Now, mababalance natin to towards the end of the week. Wag muna kayong mag-ano na, ay hindi na pala ako magtatrabaho. Ay di, magtatamad-tama. Hindi po, aaralin natin yan, okay? Pero ang una lang po niya salvo, come to think of it, 100 years from now, yung mga akala mong bagay na you hold on dearly, yung mamamatay ka pag nawala. Sa totoo lang po, wala rin palang bearing to. No? 100 years from now, yung bank account mo, alright? Hindi mo na alam yun, di ba? Maring yung giba-giba na yung mansion mo ngayon, malamang iba na may ari ng lupang kinatitirikan yan. Most likely na recycle na yung bakat na ginamit sa limousine mo na pinupulas-punasan mo na naka-aircon. It will end up in a junk shop 100 years from now. Wala na makakaalala sa mga accomplishment mo kahit CEO ka pa. Oldest corporation, ano, distiller limto ako, 1852. Siguro yung founder, naka-ano yung picture niya ron. Pero ilan ba dito nakakakilala sa lolo ng lolo mo? Ako po, kilala ko yung lolo ko. Yung tatay ng lolo ko, may konti akong kwento about him. Pero wala na. Yung lolo ng lolo ko, hindi ko na po kilala. Ako po, hindi na ako makikilala. Wala ng Daily Brad 100 years from now. Kaya po ang tanong ko, ano yung mga inaakala mong importante sa buhay? Eventually, sabi ni King Solomon, in light of eternity, walang saysay yan. Kahit gano'ng karaming social media followers mo. So, ang point po niya, okay, makinig po tayo, mag-ingat po tayo sa mga bagay na pinagpipilitan nating habulin. Papatay para ma-maintain yung posisyon, magkakamal ng illegal at immoral na pamamaraan para maparami pera sa bank account. Sabi ni King Solomon, pinagdaanan ko lahat yan. Walang kwenta lahat yan in light of eternity na kakaharapin mo when you die. Ang sabi ko nga, like ko sinasabi dito, parang game of ano lang yan, Monopoly. Kahit kaano karami na panaluna mo at nabili mong property sa laro na yon, when the game is over, everything returns to the box. Tayo pong lahat. When the game is over, either at all or sa jar tayo ang ending natin. So mag-ingat lang po tayo. Sinasabi ni King Solomon, walang kabuluhan. Mangangaral 1, 2, hanggang 3. Walang kabuluhan ng lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Tayo po'y manalangin. Panginoon, si King Solomon po ay isang tao na biniyayaan mo ng so much wisdom. Lord, may we learn from him. A man na experience, na tikman lahat ng luho sa mundo at lahat ng layaw na pwedeng maisip ng tao. And yet, sinasabi niya, merong eternal life na naghihintay sa amin. At kung dito lang kami mapofocus sa temporal at physical na material na bagay, everything is meaningless. So help us, Lord God, to
recalibrate our values, recalibrate our priorities sa mga susunod na araw, Lord. Tulungan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli ng marami sa araw na ito, sa biyaya po ng araw na ito. Ang biyaya po ng pakikinig sa magandang balitang inihahatid ni Brad Jeffrey Escopides sa kanya pong guidance sa amin pong lahat. Lord, alagaan niyo po siya lagi and bless his mission ngayon pong linggong ito ng paggawa para po sa pagpapakalat ng magandang balita na nanggagaling po sa inyo. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang lahat ng mga magulang na nakikinig po ngayon sa aming programa, mga tulad nila Marian, Tatay Narsing, lahat po ng aming takapakinig na ito ang inaabangan at dito rin po humuhugot ng inspirasyon. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Beautiful Monday indeed, mga kapatid. Thank you again, Brad Jeff. So, day off mo ngayon. Ano ang balak mong gawin, Tito Peps? Nawala ng audio si Pastor. Nawalan ka ng audio, Tito Peps. Oo, pero usually pag Monday, labada day at linis day mukhang niya tapos yan. Na yata, eh. Ayan na. Mm. Yes. Sinimulan ko na, Brad, edad siya. Nag-map na ako ng bahay dahil may bisita kami. Pastor Dennis at Net Aquino, mamaya ka-lunch namin dito sa bahay. Okay. So sinimulan ko na, Brad Ted, yung laba, ipaglilibang ko muna bukas. Binabag ko na. So, okay lang. Sige. Salamat na marami, Brad, at kami looking forward dito nga sa iyong, dito ngayon sa ating serye, no, na nanggagaling kay Ecclesiastes, Mangangaral. Yan, ganda. Abangan natin yan. Salamat, Brad. Thank Ted, you. Brad Ted, ang dasal ko nga, maraming mga nakikinig ng mga yung mga binabatikos mo. Sana makinig sila dahil maganda to sa mga tao na nagkakamal ng walang ano ba yung term mo kanina ron sa ano, walang kabusugan. Yung may-ari ka mo ng casino. Yan. Oh. Yung insatiable talaga. Sana mapakinggan nila to. Mm-hmm. So napakinggan mo pala yung aking kinuwento nga na may isang may may-ari na kinukonsensya ng asawa. Oo, sinasabi niya, kaya ginive up niya. Oo, yung casino business nila. Yung casino business. So ang moral lesson din doon, makinig kayo lagi sa inyong mga misis. Hindi kayo ipapahamak ng mga misis nyo. O kaya naman mga misis, tuloy nyo lang po ang pagbibigay paalala kay mister. Correct, correct. Tama. Okay. Yan, tama. Okay. Paano na may mga single na walang misis? Maghanap kayo ng misis. Oo. Okay. Maghanap muna ng misis. Sige. Para may gumabay po sa inyo. Sige. Thank you, Brad Jeff. Thank you. Alright, ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. God bless, Ted. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.